Kumusta mga kapwa? Salamat dahil dito kayo na paghala. Welcome kayo sa aking channel. This is Sir FG, the Vlogger Teacher. At for today's video ay mag-unboxing tayo ng isang... Ano kayang laman ito? Ayan. So, bago po natin tubuksan, ay kung bago kayo rito, huwag po ninyo kalimutang mag-like at i-subscribe ang ating channel para notified kayo sa lahat ng ating gagawing mga video. So, ito na ang damit ko dahil napansin ko pag ito damit ko, marami nanonood. Kaya kung kayo po ay nagbablogs din, piliin ninyo yung mga damit sa mga damit na ginamit ninyo na marami ang nanonood. So, without further ado, introduction na po tayo. So matagal po akong nagtiis doon sa maliit na microphone. Papakita ko po sa inyo yung microphone ko. Ito po ay hiram po sa estudyante ko lang. At naabutan na po ng lockdown, hindi ko na nasa uli. Ito po yun. Tagalin ko lang ha. Ayan o. So ito po yung microphone na hiram ko sa estudyante ko. Shout out kay Henry. Salamat sa iyong pagpahiram nito, hindi ko na nasa uli. At ito yung aking lagi ginagamit. Okay, sa pag-vlogs ko noong quarantine. So, sa isang taong kong pag-vlogs, ay madalas ko nagamit dati ay itong condenser microphone. Ayan, ito po yung condenser microphone ko. At siyempre, kakabit yan dito sa DSLR camera. Kaya lang, noong nag-vlogs na po ako ng kung ano-anong vlogs, nahihirap na pong gamitin ito. Dahil siyempre, saan mo naman yan? Dahil kakamit ko lang ha. Ayan po yan. Ayan. Okay? So, napakahirap naman para mag-vlog ako na ganito. Oh, kumusta kayo dyan? Huwag lang ba kayo dyan? So, napakahirap po, no? Kaya ay napag-isipan kong bumili na po ng microphone na meron pong dead cat. Ano ba yun? Patay na pusa. At ito na po yun. Okay? So, bubuksan natin. Bubuksan natin siya at i-review natin kung maganda siyang gamitin gamit ang DSLR. Ayan. Or yung cellphone din. Kaya lang, wala pa po ako ngayong tawag ito, yung holder nito. Wala pa pong naawang mag-donate ng natawag nito, stabilizer. Ayan. So, sana may maawa sa atin, ano? So, buksan na natin yung ating binili sa Lazada. Sana mayroon tayong discount sa susunod dahil lagi na tayong bumili sa Lazada. Eh, no? Lahat yata ng item natin ay sa Lazada na natin binili lagi. Ayan. Sira kasi yung gunting ko. Ayan. So, kung mayroon pong mawas sa inyo, pag magmagaan, baka sa susunod, bilhin niyo po ako ng gunting. So, ito na po yung ating boya. Ayan, boya. Parang koreano to ah. Ta-da! Chok! Ang ganda naman ito. So, ito po sa inyo. Ito po yung kanyang laman. Pagitan pala. Okay? So, ito yung... Ito yung microphone. Ito po yung microphone. Kahit pa ako ng konti. Ito po yung palahibo ng pusa. Ayan. Huwag po ninyong ilapit sa inyong mga anak dahil baka po kayo ay ma-asma, ano? Ang daming nalika mukha. So, ito po yung kanyang microphone. Ibat na po natin. Ayan. Testing po natin ito sa atin pong DSLR. Okay? Testing po natin to kung ano po yung quality ng walang microphone at saka yung merong microphone. Uy, parang vlogger na ako nito ah. Kulang na lang yung ano ah. Yung
Ganito, napag-walking stand eh. Malaki kasi yung aking tripod. Ayan. So, ito na po, no? Parang bagay na, no? Hello, hello. Okay, so, testing po natin ha. Bilhin natin sa rito natin. So, mga kapwa, hindi po gumana yung kanina. Pero ito gumana na siya dahil may dalawa po siyang cord eh. Itong may dalawang guhit at saka yung isang dulo ay may tatlong guhit. So, doon po sa kanina na ginawa natin, hindi po siya gumana. Pero meron po siyang kasamang isang cord na parehas po dalawang guhit lang. Parehas po dalawang guhit. Yung isang dulo na ito, dalawa lang po ang guhit. At saka ito naman ay dalawa lang po ang guhit. Kaya, ito po ay parang may ano telephone wire. Ayan. Ito po yung pang DSLR pala. Ito po yata yung pang cellphone lang. So, okay na po, no? I-check po natin ng isang beses pa. Ito po, walang Boya microphone. So, itingnan natin kung okay ba siya, no? O kung okay ba siya. Kung meron. Ayan. So, kung meron po, ito po ang kanyang tunog. Ayan. So, tingnan ko ang review nito. Tingnan ko ang review. Sabi ng isang customer ay hindi pa rin daw nasasala yung tunog ng manok, patilakang manok at saka yung mga aso. Ayan. So, totoo naman po yun. Ang aso po at saka yung manok, hindi talaga siya nawawala. I mean, hindi niya kayang salain yung tunog ng aso at saka manok dito. Dahil, ito po ay hangin lang po ang sinasala dito para po hindi ganyan ang tunog. So, mas lalo nga ang lumilinaw ang tunog ng aso at saka yung taktilakang manok. Maraming po salamat sa inyo po. At magkita po tayo sa ating mga susunod na videos. Thank you!